Magandang umaga mga bata. May pag-aaralan naman tayo ngayon. Ito ay tungkol sa pangungusap. Ano nga ba ang pangungusap? Ito ay isang salita o pangkat ng mga salita na nagpapahayag ng isang buong diwa o kaisipan. Ito ay binubuo ng panlahat na sangkap, ang panaguri at ang paksa, subalit buo ang diwa. Halimbawa, umuulan. Ito ay isa ng pangungusap. Kahit na isa lang ang salita. Dahil ito ay naunawaan natin. Pangalawa, hanggang ngayon, walang makakapagsabi kung paano nagsimula yun. Ito naman ay isang pangungusap na binubuo ng isang pangkat ng mga salita. Merong dalawang bahagi ng pangungusap, ang simuno at panaguri. Una, simuno o subject sa Ingles. Ito ang paksa o pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa, ikaw ay pumasok ng maaga. Ang salitang ikaw sa pangungusap na ikaw ay pumasok ng maaga ay ang simuno. Dahil ang ikaw ang siyang pinag-uusapan sa pangungusap. Pangalawa, ang panaguri o predicate sa Ingles. Ito naman ang nagsasabi ng tungkol sa simuno. Halimbawa, ikaw ay pumasok ng maaga. Ang sa mga salitang ay pumasok ng maaga ay ang panaguri sa pangungusap. Dahil sila ang nagsasabi tungkol sa mga simuno. Meron din naman tayong ayos ng pangungusap. Una ang karaniwang ayos at ang di karaniwang ayos. Ang karaniwang ayos o tuwid na ayos na pangungusap ay nauna ang panaguri sa simuno. Halimbawa, lagyan ng pang-ipit ang mahabang buhok. Ito ay nasa karaniwang ayos. Nauna ang panaguri sa pangungusap. Pangalawa, ang di karaniwang ayos o baliktad na ayos na pangungusap. Nauna naman ang simuno sa pangungusap at may panandang ay sa pangungusap. Halimbawa, ikaw ay pumasok ng maaga. Ito ay nasa di karaniwang ayos dahil nasa unahan ang simuno sa pangungusap at mayroong panandang ay. Ngayon, may natutunan naman kayo tungkol sa pangungusap, bahagi ng pangungusap at ayos ng pangungusap. Sa susunod muli, ay pag-aralan natin ang iba't ibang paksa tungkol sa Filipino. Maraming salamat. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.